Magandang araw, mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay Pang-abay! Basahin ang mga pangungusap. Mabilis na bumalikwas sa higaan si Harold. Dahan-dahang naglalakad para hindi mapansin ng kanyang ina. Magaling maglaro ng computer si Harold. Malungkot na sinabi ng kanyang doktor na malabo na ang kanyang mga mata. Marahang lumuko ang ulo ni Harold dahil sa lungkot na kanyang naramdaman. Basahin at pansinin ang mga salitang nakasalungguhit. Mabilis na bumalikwas. Dahang-dahang naglalakad. Magaling maglaro. Malungkot na sinabi. Marahang lumuko. Ano kaya ang tawag sa mga salitang nakasalungguhit? Ang mga salitang nakasalungguhit ay tinatawag natin pang-abay. Ang mga ito ay naglalarawan o nagbibigay turing sa isang pandiwa. Iba pang halimbawa. Tara, basahin natin. Masayang nagbibilit. Si Mira ay masayang nagbibilit ng halaman. Paano magbilid ng halaman si Mira? Masaya. Sabay-sabay sumagot. Ang mga bata ay sabay-sabay sumagot sa tanong ng kanilang guro sa Pilipino. Paano sumagot ang mga bata? Sabay-sabay. Mabilis ipinatong. Ang isang sako ng mais ay mabilis ipinatong ni Edmund sa ulo ng lalaki. Paano ipinatong ni Edmund ang isang sako ng mais? Mabilis. Tandaan. Pang-abay na pamaraan ang tawag sa salitang naglalarawan kung paano ginagawa o gagawin ang kilos na ipinahayag ng pandiwa. Ito ay sumasagot sa tanong na paano. Para sa pagsasanay, tukuyin ang pang-abay sa bawat pangungusap. Maagang nagising si Mon dahil sa malakas na tilaok ng tandang. Dahang-dahang binuksan ni Juan ang pinto at mga bintana sa kanilang sala. Si Maria ay nagluluto ng masarap na adobo. Sabay-sabay kumain ng almusal ang buong mag-anak. Ang mga alagang aso ni Kokoy ay masayang naghahabulan sa bakuran.